katapusan ng araling ito, inaasahang magagamit ang angkop na paniwa batay sa matutunan mo pagsulat ng isang pangyayari. Bago tayo magsimula sa ating aralin, atin munang sagutin ang mga sumusunod. Basahin at unawain ang pangungusap. Isulat ang pandiwang ginamit dito. Magaling! Tama ang inyong mga kasagutan. Ngayon naman, ating alamin kung ano ba ang ibig sabihin ng mga sumusunod. Ano ang ibig sabihin ng pandiwa? Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw. Halimbawa, kain, takbo, sayaw, lakad at iba pa. Ang pandiwa ay may tatlong aspeto. Una, ang pangnagdaan. Ang pangnagdaan, ang kilos ay nagawa na o tapos na. Ang pangkasalukuyan ang kasunod. Ang kilos ay kasalukuyang ginagawa pa lamang. At ang panghinaharap. Ang kilos ay gagawin pa lamang. Ano naman ang ibig sabihin ng simuno at panaguri sa pangungusap? Ang simuno sa pangungusap ang tagaganap o pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, si Nina ay nagbabasa ng aklat. Ang simuno sa pangungusap ay si Nina. Siya ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ano naman ang panaguri? Ang panaguri ang nagsasabi tungkol sa simuno o paksa. Ano ang ginagawa ni Nina sa pangungusap? Siya ay nagbabasa ng aklat. Ang panaguri sa pangungusap ay nagbabasa ng aklat. Ngayong alam mo na kung paano gamitin ang angkop na pandiwa sa pangungusap, ating sagutin ang mga sumusunod. Piliin ang wastong pandiwa upang mabuo ang pangungusap. Magaling! Tama ang inyong mga kasagutan. Para naman lubos ninyong maunawaan ang ating aralin, ating sagutin ang mga sumusunod. Buuin ang tamang pandiwa sa tulong ng salitang ugat na nasa loob ng panaklong. Ang tamang sagot ay, ako ay matutulog ng maaga ngayong gabi. Tamang sagot ay, gumagawa muna si Maria ng takdang aralin bago matulog. Ang tamang sagot ay, si Greg ay gigising sa 5 ng umaga bukas. Ang tamang sagot ay, si Rina ay pupunta sa Maynila sa 1 linggo. Ang
tamang sagot ay maglalabas si Yasmin ng mga damit sa Sabado.